Kamusta mga bro? Ngayon ay gagawa tayo ng tinatawag na horse pit. Itong kahoy na to ay gagawin natin ganito. Okay, so simulan na natin. Dapat ito ay lapat dito sa kahoy. Ito ay 3x3. Okay. At dapat ay lapat ito mga kabudi para eksakto yung ating gagawing pattern. So una, gagawa muna tayo ng pattern. At susukat tayo ng 3 inches dito. Okay. Ito po ay 3x3x16. Ang sukat itong kahoy na ito. At itong gagawin nating pattern ay kailangan akma at sukat din dun sa kahoy na gagawin natin. Tapos kunin natin yung gitna. So mag 16 tayo dito. Kuha tayo ng 3. Then meron tayo tapos hati-hatiin nyo lang ito mga kawuli para makita natin kung saan yung slope or yung tinatawag na curve nung gagawin nating pattern. Okay. Tapos magpiprihan tayo na drawing ng ating pattern. Dito ay susukat tayo ng 2 inches. 2 inches. Okay. Tapos ang 2 inches kailangan magkaroon ka ng slope. Dapat yung edge ay yung edge nito ay eksakto doon sa edge niya dahil yun ang gagawa ng hubog o yung ganda nung tinatawag nating horse pit. Okay, so nakagawa na tayo ng tinatawag na pattern. Ngayon ay gagawin natin ay ilalapat natin dito sa may 3x3x16. So ganito ang magiging itsura niya mga kabro. Okay, so ngayon ay magbabanso tayo at kukunin natin yung horse pit doon sa pattern. Okay nga pala, dapat yung pattern nyo ay dapat 2 sides dito at saka dito para maganda yung outcome pag nabanso.
Okay, mga Brad. So, gagamit tayo ngayon ng 60 na number ng sanding tape, sandpaper. Dahil yung texture ng ating kahoy ay medyo basa pa. At saka yung ating grinder, ay angle grinder, ay high speed. Kaya, minabuti kong gumamit ng 60 na sandpaper. So, ika-cut out natin ito at ilalagay natin dito. We'll be right back.
Finished product ng ating project na horse pit at makikita nyo ay makinis na siya. Okay, so yung mga horse pit ay kadalasan nakikita sa mga center tables, sa console chairs, at sa mga side tables, at sa mga dining sets. Madalas din itong ginagamit. So sana makatulong sa inyo mga kawudi. At adios!